Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I'm posting to try to help people out when it comes to aptitude tests like the civil service exam. This video in particular is part of my series on word problems and part of the series on speed, distance, time, or motion problems. Okay? This is part 2 of that series. If you haven't seen part 1, which is very important because that's where I discuss the SDT triangle, you can click up here. There should be a card appearing if you're watching this on YouTube. Click on that, watch part 1 first before you watch this video. Kasi it'll be harder for you to understand this if you haven't seen the part 1. Okay? Today we're going to talk about paano kung ang missing naman is yung speed, average speed nung isang vehicle or isang tao kung naglalakad lang sila. Alright, so I'm going to switch over to my PC so I can show you better. Okay, so ngayon we're going to talk about yung motion problems na lang bawala ay speed. Okay? So, first nating problem, ang sample natin is this. So, sabi Barry needs to cover 125 kilometers to get to town. If he needs to be there in 5 hours, what should his average speed have to be? Ngayon, in order for you to fully understand kung paano gamitin yung SDT triangle, please watch yung part 1 ng series na to kasi doon nyo makikita kung paano siya gamitin and paano siya tandaan. There's going to be a pop-up dapat kanina that you saw. So you can watch that. Alright, you can also search for it. So Team Lyqa motion problem part 1. Okay, ngayon ang SD triangle natin again. So it looks like this. Meron kang triangle, tapos sabi natin ang key natin is kph or kilometers per hour. Ibig sabihin dito ang distance, dito ang time, ayun ang speed. So ang binigay sa atin, we have 125 kilometers, we have 5 hours. Yung kilometers, okay, syempre distance siya. Yung 5 hours naman is time. 5 hours. Ang hours is a unit of time. Ibig sabihin nga, again, ang nawawala dito, what is speed? Pinag-uusapan. And dahil speed ang nawawala, tatakpan mo siya. So, ang formula niya, speed is equal to distance over time. So, you have speed is equal to, substitute lang natin, 125 kilometers over 5 hours. Okay? And then, i-divide mo lang siya. So, 125 divided by 5, you have 2, 10, 25, 5. So, the answer is 25 kilometers per hour. Okay? So, this is a simple problem. Again, ang susi dyan is the SDT triangle. Next, this is a little bit more complicated kasi dalawa na yung sasakyan. Sabi, may truck and van and they left from Manila in opposite directions. The truck traveled for 3 hours at 80 kilometers per hour. After the 3-hour mark, the vehicles were 486 kilometers apart. Find the van's average speed. So, again, drawing tayo para may point of reference. Kung ito ang Manila, yung truck papunta dito, yung van has to be papunta dun sa kabilang side. So, sabi, ang truck daw, again, kung ganito ang drawing natin, meron kang dalawang separate na distance. Dalawang separate na SDT triangle. Sa van, okay, ang van, sabi, is hindi binigay sa atin yung speed niya, yun ang hinahanap. So, ibig sabihin yun yung X, okay? Sa case ng ating truck, binigay doon yung kung gaano siya kabilis, which is 80 kph, okay? Tapos, ang sabi, after the three hour mark, the vehicles were 486 kilometers apart. So, ibig sabihin, yung time nila is 3 hours. Okay? So, meron kang 3 dito, meron kang 3 dito. Okay? Ngayon, hinaharap natin again, distance. Itong distance lalabas siya dyan. Formula same as before. We have 486 is equal to d sub 1 plus d sub 2. Kasi, ito yung distance 1, ito yung distance 2. Pagsasamayin mo siya para maging 486. So, 486 is equal to, formula na natin ng distance, okay, is equal to, di ba yung triangle natin, SDT, triangle natin, speed, distance, time. So, ang distance is speed over time. So, ang formula is speed times time. You have x here, kasi hindi natin alam, multiplied by 3, okay, plus 80 multiplied by 3. So, we have 486 is equal to 3x plus 816.24, so 240.
i-move natin yung 240 sa kabilang side. So, magiging 486 minus 240 is equal to 3x. So, dito meron tayong 246 is equal to 3x. I-divide mo siya both sides by 3 para makancel. Okay? So, ang gagawin lang natin, 246 divided by 3. So, 8 16, 24. So, you have 8. And then, 6 divided by 3 is 2. So, the answer is 82 kilometers per hour. Okay? Yun. So, next. Okay, so this time, you're going to have to try it out for yourself. You can hit pause and then i-unpause ninyo pag ready na kayo so you can see if you got it right. Okay? Alright, so let's try this. Okay, so drawing muna tayo. So, yung truck and van, opposite directions siya uli. Isa papunta dito, isa papunta doon. Meron kang first distance, meron kang second distance. At pag pinagsama mo daw sila, magiging 460. So, 460 is equal to yung formula for distance nitong isang, itong truck. You have 65 times 4 plus formula ng van. You have x kasi hindi mo alam yung speed niya. Times 4. So, 460 is equal to 260 plus 4x, and then you have 460 minus 260 is equal to 4x. So you have 200 equals 4x, 200 divided by 4, 50 ang x. So ang answer natin is 50 kilometers per hour. Okay, so I hope you got it right. Ito naman tayo, mag-iiba tayo ng onte. Okay? So, this is a little bit harder, pero speed pa rin naman ang hinahanap. Sabi, a train left and 6 hours later, a car traveling 22 kilometers per hour tried catching up to the train. After 6 hours, the car caught up. What was the train's average speed? So, again, pwede natin i-drawing muna para mas malinaw sa atin. So, ang sabi is the train left 6 hours later, may car na humabol sa kanya. Ibig sabihin, if they're traveling, they must be traveling in the same direction. Kasi kung hahabulin mo naman yung someone, dapat nasa same direction kayo, di ba? Hindi man pwedeng umikot ka sa kabila. So, kung ito yung train sa taas, okay, meron siyang sarili niyang SDT triangle, okay? Ayan. Ang sabi, yung train left, and then 6 hours later, umalis yung car. Ang sinabi lang na speed, okay? Ang sinabi na speed ay yung sa car. Ang speed daw ng car is 22 kph. Okay? And then nag-travel siya sa loob ng 6 na oras. Okay? Kasi nauna yung train, 6 na oras na siya na bumabiyahe. Sumunod yung car after 6 hours, saka sila nag-abot. Ibig sabihin yung car, nag-travel pa siya ng additional 6 hours. Okay? Nawawala yung distance, hindi natin alam. But we can figure out later. We will use it later. So, ang train din, may distance din siya. Pero hinahanap yung average speed nung train. Ibig sabihin, ito yung x. Okay? Kaya ang tanong na next is, ilang oras bumabiyahe yung train? Sabi natin, nauna siya ng 6 na oras, tapos saka nagsimula yung 6 na oras nung car. Ibig sabihin, ang dami ng oras na binyahe nung train ay 12. Okay? So, if you didn't figure that out, you just repeat the video to understand what I'm saying. As sinasabi natin again, bumiyahe na nauna yung train, naka-6 na oras na siya, tapos tsaka pala nagsimulang humabol yung kotse, tapos yung kotse, bumiyahe pa siya ng additional na 6 na oras bago sila nag-abot. So, ibig sabihin, ang total ng dami ng oras na binyahe ng train ay 12 hours. Okay? Tapos, nag-abot daw sila. Ibig sabihin, sa lugar na to, dito sa dulo, sa ending, nag-abot sila. At kung nag-abot sila, ibig sabihin yung distance na binyahe ng train ay kapareho ng distance na binyahe ng car. So, ibig sabihin, ang equation natin ay mag-iiba. Kung kanina, meron kang distance dito tapos d sub 1 plus d sub 2, hindi na ito ang gagamitin natin. Again, this is one of the complications ng motion problems if you don't know my method. Kasi, every time magpapalit ka ng klase ng formula. Okay? So, but okay lang yun kasi if you pick this up naman, you remember it, you can still use this yung traditional method. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, ang formula nito would be pareho yung d sub 1 tsaka d sub 2. Okay? Kasi, again, pareho yung distance na binyahin nila para mag-abot sila. So, dumo tayo sa d sub 1, you have yung train. So, ang distance is speed times time. So, you have x times 12 is equal to 22 times 6. So, you have 12x is equal to
That's 22 times 6. You have 12 here. And then another 12, so 3. So the answer is 132. And divide mo both sides by 12 in order for you to get the x. So 132 divided by 12, you have 1 and 1. So the answer is 11. Okay? 11 kph. Alright? So again, ang mangyayari dyan would be, ang ibig sabihin lang nito is that ang bilis ng train, which is mas mabagal dun sa car para mag-abot sila, is 11 kilometers per hour. Okay? So I have a different question right here, so you can practice. You can hit pause now and then check in natin mamaya kung nakuha nyo ng tama. So hit pause now. Alright, so, almost the same concept. Sabi, a train left and 3 hours later, a car traveling 60 kilometers per hour tried catching up to the train. After 6 hours, the car caught up. What was the train's average speed? So again, kung may drawing tayo ng ganyan, pareho sila ng direction kasi humahabol yung car. Pero nauna yung train. So dito muna tayo sa taas. Dito si train, dito si car. Again, visual representation lang siya. So dali kasi tingnan na dito sila nag-abot. Dito sila nagsimula, dito sila nag-abot. Ibig sabihin, pareho sila ng dami ng distance na kinover. So yung train, again, meron siyang sarili niyang SDT triangle. Okay? Ang train, hindi natin alam kung ano yung speed niya, x yun. Pero ang biyahe, dami ng oras na biyahe niya, malalaman natin as long as alam natin yung sa car. Yung car daw travels 60 kph. Okay? And ang binyahe niya is 6 hours. Kasi after 6 hours, the car caught up. So again, hindi natin alam yung distance. Don't worry, malalaman naman natin mamaya. Pero dito, ma-figure out na natin kung ano yung total time na binyahe yung train. Kasi meron ka ng 3 hours, yung kanyang parang, ano yun, yung give chance to run kung tinatawag. So 3 hours and then 6 hours na binyahe nung car mag-isa. So ibig sabihin, ang total na binyahe niya ay 9 hours. Okay? And then, again, dahil pareho yung distance na yan, you have d sub 1 is equal to d sub 2. You have x times 9 is equal to 60 times 6. So, 9x is equal to 360. Divide both sides by 9. You will have 40 kph. Yun ang speed nung train. Okay? Alright, so I hope you learned something new today. If you did, please click thumbs up. That way, alam ko nakakatulong sa inyo yung videos. It encourages me when people take time to do that. So if you enjoyed this, please click thumbs up. Subscribe to this channel by clicking on the picture right here on my left side. Click on the playlist here. If you want to see all of the other videos already posted, there are more than 70 of those for free that you can watch. Click here if you want to see my series on word problems. Word problems ang kadalasan talaga lumalabas sa exam. That is why I'm paying so much attention on this topic. So, click nyo dito para mapanood nyo lahat. Alright? So, thank you guys. See you on my next video because there is a third one coming up. We're going to talk about paano naman kung distance ang nawawala. So, God bless guys and adya-adya kayo niyan.